Pagpalang hapon mga katuwang, nandito po tayo ngayon para ituro ko po sa inyo ang paano pag-reformat ng HP na laptop na ang model niya is ano ba yung nakasulat? Ito model niya is 14-R02040X na model ng laptop na to. Ngayon, ang bago nyo ma-reformat to gamit ang bootable USB nyo is meron kayong kinakailangan na i-set up dito. Hindi nyo basta-basta siya ma-access or magagamit yung bootable USB nyo nang hindi nyo sineset up yung boot priority nyo, boot order nyo. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano. Ito. Ayan. Unang-unang gagawin nyo is click nyo F10. Ayan. Yung F10 na yan is yung para maka-access kayo sa BIOS setup nya. Ayan. Ayan yung BIOS. Then, after nyo maka-access na dito sa BIOS, pupunta kayo dito sa System Configuration. Dito sa System Configuration, i-click nyo itong Boot Option. Ayan. Ngayon, para ma-access natin itong USB boot na ito, kailangan nyo i-enable itong legacy support para mag-enable itong ganitong option. Ayan, punta kayo dyan sa legacy support, then click enter and arrow up, enter, enable, then select yes. So may kita nyo dito, may option na kayo dito. So ang gagawin nyo ngayon dyan, gamitin nyo itong i-plug nyo na itong USB bootable OS nyo dito bago nyo i-save yung setup. Sa pag-save ng setup ng BIOS setup nyo, i-prepress nyo muna yung F10. Yan. Dito dapat yung setup nyo. F10, then track, enter, yes. Then, pupunta kayo ngayon sa F9. Yan. F9. Pag naklik nyo F9, ganyan yung lalabas. So, sa F9 na yan, nakikita nyo itong code na to. Ito yung i-enter nyo. So, ang code nya is 0019. Then, press enter. Yan. O, makikita nyo, yan na. Andito na yung USB bootable ko. Kingston Traveler. So, yan. Yan. Na-read na niya. Then, enter niya. Yan. Pwede na kayo makapag-reformat ng ganitong model na laptop, HP. Kasi kung hindi nyo gagawin yung mga katuwang, promise hindi kayo makakapag-access ng paano mag-reformat. Subukan natin naman na i-disable yun ha. So syempre hindi natin i-reformat muna to. Syempre tuturo ko lang sa inyo paano mag-reformat. So patayin muna natin. Then open natin F10. Papasok tayo sa BIOS setup. F10. Yan. In our system configuration, scroll down, boot option. I-disable natin tong legacy support. Yan, disable natin. Yan. Then, F10 natin, save natin. Yes. Kahit pumunta kayo ng F9 mga katuwang, hindi nyo ma-access to. Tignan nito.
Yan. Diba? Nakikita nyo? Bumabalik lang siya. Yan. Diba? Kita nyo? Hindi siya nagsosupport. So, kailangan talaga, bago natin ma-access yun, is ma-open natin yung, ma-enable natin yung legacy support. Okay? Good option. Legacy support, enable. And yes. Press F10 to save the BIOS setup. Yeah. Then F9. Then enter the code 3252, enter. Ba, press enter. See? Makaka-access na kayo. So, yun lamang po mga katuwang. Sana may natutunan kayo sa aking video. Paano mag-reformat ng ganitong model na laptop na HP. Maraming salamat. Sa mga bago po sa akin channel, please click the notification bell and subscribe na rin. Siyempre, para updated po kayo sa mga video tutorial ko na ilalabas. Nanonotify kayo kagad. Yun lang po. Maraming salamat. Sana ingat kayo lagi. Yun lang po. God bless.